guys, gagawa ko ng miso shiro. Ngayon, ang miso shiro ko ay yung nabili kong ito, nilalagyan pa ito ng dashi. Pero nung naubos na siya, bumili ako na may kasama na siyang dashi. So kung wala pang dashi, ito ang ginagamit muna, nilalagay sa water. And then, itong miso. Pero since itong nabili kong miso, ay meron na siyang dashi. So ngayon, lalagyan ko yung miso soup ng tofu. Pero dahil malaki siya, hahatiin ko lang siya. Lalagay ko. And then, yung dry wakame. Dry wakame. Okay. So, ganito kadami ang tubig niya. Kasi kasya hanggang bukas ng almusal. Okay. Ito muna ilalagay, dry wakame. And then, meron din ibang style ng ano, pwede hindi lang wakame, meron din ganito guys, para siyang mga cabbage, pwede rin kahit ano naman ang ilagay sa miso soup eh. Pwede kahit ano. So, medyo painitan lang na konti. Since, kinalahati ko na ang tofu. Ganito lang siya guys. Pwede na siya isama doon. Kalahati, pwedeng gawing yayaku. Lagyan lang siya ng nangay negi. Ang miso soup, pwede rin lagyan lang nito nangay negi. Pero dahil marami na siyang sangkap, kahit hindi naman na, yan na lang siya. So, medyo mainit na siya, pwede mo na siyang lagyan nito. So guys, ang paglalagay ng miso ay depende po sa gusto nyo timpla o yung lasa niya, pwedeng marami, pwedeng ano, tatansyahin niyo lang kasi hindi rin maganda masyadong. Sige mo rin, Paula, rin na mamaya na tumawag sa akin. Titikman nyo naman yan kung okay na. Titikman ko siya guys kung okay na ang lasa. So, parang konti pa. Parang ganyan lang. So, yun lang guys. Pakukuluan lang yan din. Ganyan lang siya. O, diba? Kompleto na siya. May tofu na siya. At may wakame. Thank you! Sa mga Pilipino o sa Pilipinas na nakapanood po ng aking vlog about sa miso shiro, ay maganda po yan sa katawan. Every day. So, yan po ay lag, ano, nung nasa Pilipinas kami, yan po yung pinapaano ko sa mga apo ko. Maganda po yan. So, marami pong pwede ilagay dyan. Kahit ano, kahit white onion, wala kang dry wakame, tagyan mo lang ng kahit yung tofu natin dyan. Pwede kahit ano. Kasi yung miso, yun yung nakaka, kumbaga vitamin sa katawan. So, sa mga magtatanong kung saan nakakabili niyan ng miso, actually, dyan sa may 678, malapit sa may DB Mart, papuntang Way of Mambog, meron dyan parang Chinese grocery. Dyan nakakabili dyan ng miso. And then, sa Nomo, meron po dyan sa may Nomo. So, hindi ko lang din alam kasi every time na bumibili kami mag-asawa,
lagi kasi meron akong dashi. So hindi ko pa na-try na merong with dashi. Oo, kaya ayun lang, hindi ko lang din alam po kung merong with dashi. Pero kung wala naman, okay lang naman po yun siguro, kasi pang ano lang naman siguro yung kumbaga sa atin, pang palasa lang siguro. So, yun lang guys, sa mga gustong mag-try ng miso soup o miso shiro. So, yun lang guys. God is good all the time. Haruru, haruru, haruru.